Hello, hello, good afternoon. Ayan, meron akong bonggang-bonggang chika sa inyong lahat. Ayan, okay. Now, this is ano, no, very showbiz, pero very political din at the same time. Yung Oras de Peligro, nagkaroon sila ng press conference kahapon. And then, tong si Cherry Pie Picache, which is bida dun sa pelikulang Oras de Peligro, na dinidirect ni Joel Lamangan. Kasabay ito ng Martyr or Murderer sa March 1, 2023. Okay. Now, si Cherry Pie, grabe yung mga binitawang salita against Daryl Yap. As in, sobrang bongga. Parang, girl, who hurt you? Ba't galit-galit ka? Sobrang antindi talaga. And I want to share my reaction with you dito sa mga sinabi ni Cherry Pie at yung reaction ni Direk Daryl Yap on this one. Ayan. Teka, i-prepare ko lang. Antindi. Parang, ano, ang tawag dito? Parang, ano, yung, I think it's bastos. I think it's downright bastos yung mga sinabi ni Cherry Pie doon. Ayan. So, anyway. Ayan. So, ano, no, ang tawag dito, just to give you a briefing, and if you want to watch the entire, if you want to watch the entire press conference of Oras de Peligro, you can go to the website of Bulgar so that you would be able to see the ano no the 1 hour and 6 minutes press conference coverage of them. So I've just took some part of it so that you will see kung ano talaga yung sinabi ni Cherry Pie kasi gusto ko marinig nyo sa bibig niya. Ayan. So basically, dito sa part na to, sinasabi ni Cherry Pie, na, tinanong kasi si Cherry Pie na importante ba yung paniniwala niya sa pagtanggap ng project. So sinasabi niya na, actually, ano, ang tawag dito, parang artista naman ako, first and foremost, and acting is job. So sabi niya, parang kumbaga, it's really about paano niya, yung kumbaga yung mga Miss Universe na answer, ganyan-ganyan. And then later on, she was asked kung ipi-play ba niya kung mag-offer sa kanya na i-play niya si Imelda. Ayan. And then, ito yung mga naging sagot ni Cherry Pie. Last question na lang, Paya. Kung halimbawa mag-offer sa iyo, bibig na sa Rogers, like for example, Imelda Marcos, tatanggapin mo. May dali. Imelda Marcos. May dali niya. At halimbawa si Darwin niya. Tatanggapin mo. Ayan, okay. So, pangit yung audio, guys, no? Pangit yung audio. But this, the answer of Cherry Pie Picache was also covered by Bandera. Yung tabloid, showbiz tabloid din, na ito nga yung sinabi niya. If you're going to be offered to play an Imelda role, okay lang ba sa'yo? So, makita nyo, si Cherry pa yung nag-i-insist, by Daryl Yap, by Daryl Yap, ganyan. Parang, Bex, ba't kailangan ano? Ba't kailangan? Tapos sabi na nga nung reporter, hindi, kahit sino mag-offer, kahit hindi si Daryl, ganyan-ganyan, kahit hindi si Daryl Yap. Pero talagang ano, mega-insist tong si, ano, si Cherry Pie na by Daryl Yap, by Daryl Yap. Ganyan. And then anyway, she answered, sabi niya, okay lang sa kanya mag-play na Imelda, depende, pero ito ay magdedepende sa script at saka sa konteksto nung pagganap niya bilang Imelda. Yun yung sinasabi niya. Pero, Imelda by Daryl Yap, no. Sabi ng gano'n ni bakla. Sabi ng gano'n ni bakla. Okay. Ayan. Now, yung reporter dito, after a while, nakareceive sila ng mga questions and everything, yung isang reporter nagtanong ulit na parang, can you please clarify more about dun sa offer kung si Daryl Yap, bakit hindi mo tatanggapin kung si Daryl Yap ang mag-o-offer ng role as Imelda? Ayan. So, ayan, balikan natin. Tingnan niyo kung ano yung sinabi ni Cherry Pie Picache. Ayan. Wala tayong power para sabihin or gawin kung anong dapat. Like to reiterate what Direk Joel said in the first time of the film. This is not, the film is not about against anybody, but
yung sa mga characters, di ba? We understand her. Di ba? It's not about the politics. It's not about, I guess, whoever personally Hintayin lang natin, guys. Pero Miss Pai, bonus question na lang din. Pwede bang paki-elaborate or clarify yung sinabi mo kanina na you're okay to play as Mrs. Marcos, pero hindi si Direk Dari lang magdi-direct or parang ayaw mo? Yes, why not? Diba yung offer to play Imelda Marcos? Why not? Pero ano yung ayaw mo bakit kung si Direk Daryl? Ewan mo, may consent siya ba? Thank you. Ayan. So nilinaw ni Cherry Pie. Sabi niya ganun, yes, tatanggapin ko role na Imelda. Yes, tatanggapin ko. Pero tinanong siya ulit nung reporter kung si Direk Daryl Yap ang director. Sabi niya ganun, bakit may konsensya pa ba siya? Grabe si Cherry Pie. Parang Si Cherry Pie, I know she's one of the kindest, most talented actor sa Philippine cinema. Pero, ako pala man ang mukha mo, ma'am. Diba? Parang, ako pala man ang mukha mo. In the press conference, she's talking about telling the truth, fighting disinformation, ganyan. You know what, Cherry Pie? Papanoorin ko yung Oras de Peligro. Pagkatapos, pag merong isang eksena diyang hindi makatotohanan, sisingiling kita. Ang kapal lang mukha, makapagsalita about konsensya, makapagsalita about ano. Alam niyo, naaalala ko 'tong si Cherry Pie kasi namatay yung nanay nito eh. It's a very unfortunate event. Na murder yung nanay niya. And the reason why she actually happened to be endearing for me before kasi alam niyo yung nanay niya na murder, pinagnakawan. Alam mo ginawa ni Cherry Pie? Pinuntahan niya yung killer, kinausap niya, pinatawad niya. Ganun yung ginawa ni Cherry Pie. So parang I felt, wow, grabe, laki naman pala ng puso ni itong babaeng to. Ang bait naman pala nito, ganyan. Tapos yung parang, and for you to say things like this and judge on the conscience of the person and talk about misinformation and talking about telling the truth as if ikaw yung may-ari ng katotohanan, parang, Miss Cherry Pie, parang yung pagka maka-Diyos, makakalikasan, makatao mo, selective. Pag hindi mo kaparehas ng politics, hindi mo kayang maging maka-Diyos, makakalikasan, makatao. No? Kaya mo palang maging bastos sa mga taong magkaiba ng politika sa iyo. And that's just so disappointing. That is just so disappointing. Kadiri. Sobrang kadiri. Anyway, nag-react si Direk Daryl doon sa sinabi ni ano. Sure ako nasaktan talaga si Daryl Yap doon sa sinabi ni Cherry Pie. Sabihin ba namang wala kang konsensya dahil gumagawa ka ng mga Marcos films? Bakit? Diba? Talaga, walang konsensya? Nakapagsalita. Grabe, sobrang lala nung ano. Anyway, di ayan na nga. So nagsalita si Direk Daryl dito. Basahin natin, share ko sa inyo. Ayan. So after that, nag-react si Direk Daryl. Sabi ni Direk Daryl, ang aking reaksyon tukol sa pahayag ni Miss Cherry Pie Picache. Tinatanong po ni Miss Cherry Pie Picache kung may konsensya pa raw ba ako dahil sa mga Marcos films na ginagawa ko. Sagutin ko po ang tanong niya ng dalawang tanong. Alin kaya sa eksena ng Made in Malacanang at Martyr or Murderer ang hindi totoo? Napunood na ba niya ang meme kasi ang mom ine-edit ko pa? Ano sa loob ng mga gawa ko ang kasinungalingan? Number 2, napakahusay umarte ni Miss Cherry Pie pero ngayon lang ako parang na-OA-an sa kanya. Actually, pangalawa na pala ito. Una, nung umiiyak siya sa kampanya ni Lenny at para siyang CEO sa isang pyramiding company na sumisigaw na manghikayat kayo. Ito, seryosong tanong, Miss. Napanood ko kasi kung paano mo pinatawad yung pumatay sa nanay mo. Ang pagsabi mo ng magandang bagay patungkol sa pagtanggap at pagbibigay katwiran sa mismong kriminal na pumatay sa nanay mo, naisip ko yung pumatay sa nanay mo na yakap mo.
sigurado ko may kabutihan ka sa kanya. Ako na gumagawa lamang ng pelikula na dahilan kung bakit kayo may pelikula, ako ang tinatanong mo kung may konsensya. At wala po kay, wag po kayong mag-alala, wala naman po akong deklarasyon na gusto ko kayong makatrabaho. Kamotepay, hashtag. Maraming salamat, sabi ni Direk Darin. O, diba? Nakakaloka. Yung, may konsensya pa ba siya? Ganito kasi yan, Miss Cherry Pie. Kung sasabihin mo, you're fighting disinformation, you identify the disinformation and why it is disinformation. Hindi ka pwedeng magtatatarang at mag-iiyak dyan, at mag-arte-arte at magsisisigaw na walang konsensya ang mga tao dahil sa pagdi-disinform kung hindi mo naman sasabihin kung ano yung disinformation na yun. Gamit-gamit ng utak, Miss Cherry Pie. Diba? Huwag magpabulag sa politika, sa pagiging panatiko sa politika. Talinuhan naman po natin. You think, merong disinformation? Ano? And tell us exactly kung bakit siya naging disinformation. Kaya mo bang gawin yun? Diba? You know, I will choose Daryl Yap any day over Joel Lamangan. Sorry ah. Over Joel Lamangan and over you, Cherry Pie, Miss Cherry Pie Picache. Why? Because you kept on telling a story that we already know. Daryl Yap is allowing us to experience our real lives in his contents. Dun sa Vincentiments, dun sa ano niya, is pushing the envelope. Unapologetic siya sa content niya. And it's very hinged to human experience, Filipino experience. Diba? Even the movie, yung Made in Malacanang, yun, pwede natin pag-usapan kasi napalabas na yun eh. You know, that is the experience, that is the point of view of the Marcos family. You're free to believe it, you are free to disagree with it, you are free to, you know, say whatever you want to say about it, but it needs to be told on the perspective of the Marcos family because that is going to complete all the things that we know. Okay, so after mo mapanood yung Made in Malacanang, you felt na hindi, masama pa rin ang mga Marcos, you're free to say that. Diba? Hindi, nagsinungaling sila dito, nagsinungaling sila dyan, You're free to say that. But you cannot say that the feelings of Marcos family during that time, as told by the Marcos family themselves, nung mga last 72 hours nila sa Malacanang, is not true. It's not for you to say. Diba? Sobrang kapal ng mukha. Grabe, sobrang kapal ng mukha. Anyway, ayun no. Ako sa totoo lang, naku-curious tuloy ako dito sa Oras de Peligro because they are promoting it as if it is telling the whole truth, nothing but the truth, and it's the gospel of everything. Alam mo yon? Na parang anything outside it is not true. Parang ganun yung dating sa akin eh. Tingnan natin yung pelikula ninyo kung gaano ka-accurate yan. Ano, kita-kita na lang sa March 1.